Mga kapana, ito po yung nahuli ko kaninang isda na tinatawag ito sa amin na tagutungan. Magkaiba po ito sa butete. Hindi po nakakalason yung isdang ito, mga kapana, no? Basta maayos lang po yung pagkukuluan lang natin to para lumambot yung mga tinik niya, yung madaling tanggalin. Tanggalin natin isa-isa yung tinik bago natin lutuin. So, huwag kayong mag-alala, hindi ito nakakalason yung klaseng isda na to. Magkaiba ito sa puffer fish. Ito po ay porcupine fish. Tinatawag na tagutungan or karotungan sa ibang lingwahe. Eh, buhay pa pala. Pero, takasan ko munting apoy. Para medyo madaling maluto. Takpan ko lang saglit. So, hindi pala kayang takpan. Okay guys, mamaya naman. Tatanggalan po ng tinik isa-isa. So, para maluto na, saka siya timplahan. So, ganyan lang po ang pagproseso namin ito. Sayang kasi yung balat kung babalatan natin to kasama tinik. Sayang balat na mataba yung balat nito eh. Kaya tanggalan na lang yung tinik. Na. So, mag-ingat lang po dahil talagang napakatulis ng tinik nito. Tapos may halong toxin daw. Eh, hindi naman nakakamatay. No, wag lang lunukin tong tinik kasi nakakamatay talaga pag nalunok yung tinik. Sige, mamaya na lang po. Ito po, malapit ng matapos magtanggal ng tinik. So, nagamitan na ako ng long nose plier. Kaya, hindi makaya kung kamay lang yung gagamitin. Sinasanitize naman yung long nose na. Ganun lang talaga yung kulay niya. Medyo makalawang. Pero nasanitize na yan. Tapos hugasan din naman yung isda na bago siya lutuin ulit. Okay, mamaya na lang ho. Sa mukbang. Ito na ho siya. No? Punong-puno yung kaldero. 4 kilo na porcupine fish. So, konting kulo na lang yan. Puyo ng kainin.